ganito yung pwedeng mangyari kapag hindi ka nakontento kung ano yung ibinigay sa yung kilay. Sabi nga nila, kilay is life. Pero paano na lang kung wala ka talagang kilay? Nice day ngayong araw. Dahil nga malabo o wala talagang halos kilay si ma'am, pumunta si ma'am dito sa studio natin para iparisolba itong kilay niya na malabo. Malabo at wala na talagang form dahil nga hindi na nag-aahit si ma'am dahil alam niyang wala naman siyang kilay. Kaya ngayon naisipan niyang ipagawa sa atin o palagyan ng tattoo. Ang problema, lalaki tayo. Baka hindi natin magawa ng maayos to. Pero nga dahil nagtitiwala si ma'am sa atin, gagawin natin to. Pero hindi ako sure kung magiging okay ba yung resulta. Kaya tignan natin kung magagawa natin to ng maayos. Kasi halos sa pag-form pa lang ng kilay ay napakahirap na. Masusubukan yung galing natin kung paano mapapantay itong gagawin nating kilay. At marami nga din akong nakikita na hindi nagiging maayos kapag tinatatuan sa kilay. Kaya nakakaabang talaga kung ano yung mangyayari sa gagawin nating kilay. At kung pumangit man, sana hindi sobrang pangit. Dahil alam natin na masakit magpatato sa kilay, gagamit tayo ng pampamanhid para ma-less yung pain na mararamdaman ni ma'am. Ninisan muna natin bago natin lagyan ng numbing cream. Dahil malinis na, lalagyan na natin at aantayin lang natin ng 1 hour bago natin tatuan. Para mas umepekto yung nilagay nating pampamanhid. At balutan na din natin ng stretch peel. Dahil mag-iisang oras na nga, gagawin na natin to. Yung pinakauna palang ginawa natin kay ma'am, inahitan o sinukatan muna natin yung pinakakilay niya. At pinorm yung kilay ayon sa gusto niya. Yung unang form na ginawa natin sa kilay ni ma'am ay hindi okay sa kanya. Kaya binago natin. At ito nga yung nagustuhan ni ma'am. Dahil nga hindi na nag-aahit si ma'am ng kilay, kailangan kong i-form yung kilay niya. At ahitan na din. Nung umpisa ng video, ayun nga yung ginagawa ko. Nagsukat, nag-ahit para ma-form ng maayos yung kilay na gusto ni ma'am. Dahil nga nagawa ko ng i-form yung kilay na gusto ni ma'am, ito na at inuumpisan ko nang gawin. Bali, ang ginagawa ko ngayon dito sa kilay ni ma'am ay whip shading. At hindi nga pure black na ink yung ginagamit ko ngayon. Para mas malabo lang kapag gumaling na yung kilay ni ma'am. Kaya pala nilagyan ko ng whip shading na malabo para yun yung aalalay na hindi sobrang maglalight yung kilay ni ma'am. At syempre, hindi maging sobrang dark. Ayaw naman natin na maging sobrang OA yung kilay ni ma'am. At mabagal lang na voltage yung ginawa natin para mabagal lang din yung pagpasok ng needle. Kung mapapansin nyo nga, halos wala talagang kilay si ma'am. At ito rin yung kadalasang pinoproblema ng mga kababaihan. Walang kilay o malabo yung kilay nila. Kaya ngayong araw, titignan natin kung paano natin mariresolba itong kilay ni ma'am na malabo. At kung magiging maganda ba o hindi. Para kasi sa mga kababaihan na walang halos kilay, ito yung madalas nilang pinoproblema. Pero kapag nakapagpatato ka na nga ng kilay, talaga namang mababawasan ka na ng problema. Hindi ka na palagi bibili pa ng eyeliner. O hindi mo na kailangan pang gumising na kailangan mo kagad magkilay. At lalo na kapag pumapasok ka ng work, kailangan na kailangan din talaga na may kilay, lalo na yung mga babaeng walang kilay. Para kahit papaano maayos na haharap sa mga tao. Eh, hindi mahihiya dahil wala ngang kilay. Madadagdagan din yung lakas ng loob mo para humarap sa mga tao. At kahit nga saan ka pa pumunta ng lugar, at kahit puno pa ng tubig yan, mag-outing man o kahit ilang hilamos pa, talagang panlaban na kahit saan ka pa pumunta. Bali, gaya sa kabila, nag-whip shading lang din tayo dito sa kabila. At hindi pure black yung ginawa natin. Para kapag gumaling ay medyo malabo lang. At ito nga ang ginagawa natin na microblading, ito lang yung pure black. Para kapag medyo lumabo na yung whip shading na nilagay natin, ito yung aalalay. Ito kasi yung magmimistulang buhok. Kaya pure black yung ginawa natin. Kasi nga parang hibla lang naman siya ng buhok. Kung makikita nyo nga ay parang black lang yung kilay ni ma'am. Hindi yan magiging black kapag gumaling na. Dahil nilagyan lang natin yan ng whip shading na gray wash. Kaya mukha siyang black. Pero yung itim lang talaga dito yung microblading na parang hibla nga lang ng buhok. At ito na nga, tapos na nga rin tayo. At makikita na din natin yung kinalabasan sa ginawa nating kilay kay ma'am. Linisan na natin para makita na natin yung kinalabasan sa kilay ni ma'am. At ito na nga yung kinalabasan sa ginawa nating kilay kay ma'am. Ganyan talaga kapag umpisa, magdadark pero maglalight pa yan kapag gumaling. Dahil hindi nga pure
or black yung ginawa nating shading kay ma'am. Anong tingin nyo, na-resolve ba natin yung kilay ni ma'am na malabo? At dahil nga nagawa na natin yung kilay ni ma'am, mas nadagdagan na yung lakas ng loob niya para umarap sa mga tao. Ang laki naman din talaga ng pinagkaiba ng may kilay at sa walang kilay. At eto na nga, na-resolve na natin yung kilay ni ma'am na malabo. At kapag gumaling na yung kilay ni ma'am, kahit mag-outing pa siya magdamagan, hindi na mawawala yung kilay niya. At kahit maghilamos pa siya ng ilang ulit.